Hello mga kasari ko! Hello mga sisi! Kumusta kayo? Ayan! Time check is alauna ng hapon. Siyempre, magbablog tayo ngayon kasi nga walang disturbo, walang bumibili. Okay, so ngayon ay may hawak akong resibo. Ito ay galing sa grocery kasi kahapon nabanggit ko sa inyo na may item tayo from grocery na nagkakahalaga ng 8,877. Andoon sa likod, sisilipin natin mamaya mga sisi ha. Huwag kayong aalis. Pero bago yan, magmamarites muna ako sa inyo. Okay, so mga sisi, meron sana akong itanong sa inyo. Napansin nyo ba? Ito mga sisi, ha, magmamarites ako sa inyo. Ito ay based lamang sa aking observation na ngayon ay nagtaasa na ang mga presyo ng bilihin, di ba? Dapat sana tumaas din yung ating benta. Na halimbawa, before yung benta mo, yung quota mo is nasa 5,000 lang, syempre nagtaas na ang mga bilihin, expected na natataas yun ng 25%. Kasi nga halimbawa, yung sardinas, magkano lang yan noon? 15 pesos, ngayon nasa 25 na. So, 10 na ang nadagdag. Hindi lang sardinas, halos lahat ng mga item, pati bigas. So, dapat magtaas yung ating benta. Pero ang nangyayari, disclaimer lang dito sa aming sari-sari store, nag-uusap nga kami ni Kuya Dave, na dapat sana tataas yung aming benta. Pero ang nangyayari, parang same lang siya. Kung magkano yung quota namin noon, same pa rin ang quota namin ngayon. So ito ay nangyari dahil sa marami ng kakompetensya. Siyempre, nabawasan yung benta natin kasi marami na tayong kakompetensya. Pero yung benta, hindi siya bumaba kasi nga ang bilihin ay mataas na, na dapat sana ay mag-increase. Diba mga kasari? Comment down below. Magulo ba? Magulo ba yung explanation ko sa inyo? Kaya hindi siya tumaas, same lang siya kasi nga marami ng kakompetensya. Kung ano yung quota noon, same pa rin ngayon. Pero nababawasan na yung mga bumibili. Tumaas lang siya, same lang siya kasi nga mahal na ang mga bilihin. Ganun mga sisi. Okay, so kahit na ganito yung mga sitwasyon natin ngayon, di ba? Sobrang mahal ng bilihin, grabe. Ang bigas ngayon, nagtaas na. Pero patuloy pa rin tayo sa ating buhay. Hindi pwedeng sumuko, hindi pwedeng mag-stop kasi nga araw-araw ay kailangan natin. Buhay pa tayo mga sisi, go, go, go lang. Huwag susuko, laban lang. Maraming nagko-comment na Ate Rose, yung tindahan namin, wala lang laman, wala nang pang-rolling, may utang pa, nako. Yung utang na yan, sakit talaga sa ulo, kaya ihinto nyo na talaga yung pagpapautang ninyo sa inyong sari-sari store kung gusto nyong lumago ang inyong tindahan, kung gusto nyong mapaikot ang inyong puhunan, stop na sa pagpapautang. Huwag kayong matakot na wala nang bibili sa inyong tindahan kung hindi kayo magpapautang. Kasi dito sa amin, siguro almost 13 years ng no credit sa aming tindahan, pero nakikita nyo naman ang aming tindahan, buhay na buhay. Masanay rin yan sila mga sisi na hindi kayo nagpapautang. Natatakot kayo kasi pag hindi kayo nagpautang, walang bibili sa iyong tindahan. Pero hindi kayo natatakot na ang tindahan ninyo ay wala ng laman kasi inutang nila, and mas stress ka lang kasi hindi pa sila nagbayad. Pili ka lang dyan kung ano ang gusto mo. Kung gusto mo bang may laman ng tindahan mo o wala na. Yan lang kasimple. Okay, so mga sis, huwag kayong aalis. Kunting pasilip lang kung ano yung mga nabili ko sa halagang 8,000 pesos. Ayan. Punta tayo sa likuran. Okay, so yan mga sis. Silipin natin yung mga item from grocery po. And, tere! So, dito na kumuha tayo. Meron tayo ditong anim na box ng, ayan, grocery box po yan. So, kumuha ako na lang ako ng isang box ng chicken. Ayan, para naka-arrange talaga siya. Ayan, mga sisi. Isang box ng Lucky Meat Chicken. So, ang price dito sa amin, benta namin yan is 12 pesos. Ayan, isang box yan. Naka-grocery pa yan. And, ito, isang box din ng Lucky Meat Pansit Kanto na spicy. So, ang price dito sa amin, mas mura dito sa lugar namin sa Mindanao, 14 pesos. 1-4, 14 pesos ang retail ko. Ayan. Kasi ang puhunan nito ay nasa 11.80 yata, magto-12 na. So, 2 piso lang ang kita ko dito. Ayan. Mas mura dito sa amin ang Pansit Kanto, itong mga noodles. And, next box ay, kumuha din ako ng isang box ng sweet and spicy. Ayan. Dito tayo. Sweet and spicy. So, same pa rin.
14 ang benta ni Ate Rose ninyo. So, okay mga sisi, binuksan na natin para madali na lang. Ayan, oh. Dito, chichiria. Tapos, ito dito. And, at least, sa wakas, mga sisi, meron na tayong flat tops. Ayan, dalawa yung kinuha natin na flat tops. Meron pa dito sa ilalim. So, dalawang piso ang benta ko nito kasi ang puhunan is nasa 160 plus. So, pag maubos to, ayan, 100 pieces, 200 pesos. So, meron tayong 30 plus. Mabenta naman ito mga sisi. Kasi nga, di ba, masarap naman itong flat tops. And then, kumuha ko ng 10 ganito. Ayan, meron ganito sa grocery mga sisi. And Modest na night use. Ayan, overnight. Bakit ito nasali dito? Ayan, 10 kukumama gata ang kinuha natin. Okay, so meron tayo ditong fresh milk. Kumuha tayo ng 6 siguro. And nagdagdag ako ng Nestle cream na malalaki. Tapos dito sa ilalim is yung mga Risket Whopper. Cremo. Ayan. Cremo. Tapos Happy. Ang Happy natin ay hindi na talaga siya pwedeng piso. 4-5 piso na siya. Ayan, cream O. Meron tayong cream O. Nag-add tayo ng Smirnoff, mga sisi. Mura lang sa kanila yung mga alak talaga, as in. Nag-order ako ng Pondador na light. Ayan, pero wala silang stock. Mas mura talaga sa grocery. Free delivery na, mura pa talaga. Mga sisi, hindi talaga tayo magsisisi. Naku, sobrang thankful talaga. Ayan, kumuha ko ng Milo. 5 ganito yung Milo natin. Dito pa sa ilalim. Okay, cream O. Ayan, Whopper. Choco Whopperettes. Ayan, Choco Whopperettes. Tapos dito sa ilalim, yung mga swak-swak na dyan mga sisi. And itong box na to ay mga non-food na. Tapos kumuha ko sa kanila ng cotton. Ayan, 15 pieces to. Benta natin. Mura lang ang cotton nila. Nasa 4 pesos. Ayan, benta natin ng 7 or 8 pesos. Ayan, tapos mga safeguard na malalaki. Ayan, kumuha din tayo. Safeguard na malalaki. Safeguard white. Tapos may mga Head and Shoulder pa na may pa-free. O, akala nyo ba sa grocery lang may pa-free? Meron din si grocery. Hindi yan nila tinatanggalan. O, kung ano yung nasa grocery, meron din si grocery. Ayan, tapos may mga Pantene. O, kita nyo yung Pantene nila, o may plus one pa. Dalawa yung kinuha natin. And lastly, sa ilalim, ano pa to? Mga Downy. Tapos dito sa ilalim ay mga powder na yan na sorp. Ayan. Okay, so nagalat na tayo. Next box, last box mga sisi ay chichiria. Ang pamalakasan natin chichiria. Malaking box to. Ayan o. Piatos na box, puno ng mga chichiria. Ito yung mabenta, 9 pesos, manghuan, tapos clover. Ang marami dito ay movie. Kumuha tayo ng maraming movie. 20 pieces yung movie na nasa ilalim. Benta natin ito ng 9 pesos. Ayan! So, ito lahat from grocery. Nagkakahalaga ng mahigit 8,000. Magna 9,000 na siya mga sisi ko. So, ayan. Kunting pasilip lang. Nilagay ko na siya sa semento. Ayan. Diba? Ayan. Okay. So, laban lang tayo mga sisi. Bili pa rin ang bili. Pero, siguraduhin natin na ang bibilihin natin ay yung mga fast moving item para hindi siya matutulog. Kahit na hindi naman gaano ka mabenta, as in sa panahon ngayon, matumal, pero yung bibilihin natin, siguraduhin natin na yung fast moving talaga para mapaikot-ikot natin sa araw-araw yung ating benta. Okay, so hanggang dito na lang siguro mga sisi, hindi na ako magpapakita. Thanks for watching. I love you so much. Bye for now.